Ako ay may pinagdadaanan. Biggest tip ng mga older parents, yung mga paulit-ulit ko naririnig is sumakit yung ulo namin tapos karma na lang nila. Never choose to work before your... Hi friends! Welcome back to Messy Life! Welcome back sa aming tindahanan! Ayan, natapos na mag-pack si Mr. kanina. Ito ang kanyang mga na-pack, Amazon and Walmart orders. Kanina ako ay nagtuturo ng bata. Nag-schoolan kami ni Lucas. Kaya busy si Mr. Ngayon, siya naman ang busy sa pag-aalaga. Say hi! What are you guys doing? Oh, you're pretending it's a plane. Daddy is the pilot? Yeah. Okay. Sorry na, naabala ko yung kanilang paglalaro. So ako naman ang mag-work. Ganun talaga, salitan kami ni Mister. Ito ang aking mga nabenta. Ipapakita ko muna sa inyo. Madami akong nabentang leggings today. I think 4 sets. Yan, 4 sets. Ito naman ay isang shorts. PP shorts. Isang bralette. Corset ba, pampasexy. Isang sweater. Stamp pad. Jewelry feel. Harry Potter pin. Ito yung nabili ko sa Alibaba na parang headband siya na cute. I think ito yung pinaka malaki kong benta today. Isang dosena na spotlight, ilaw ba? Light bulbs. And ang cost niya is nasa $100 almost plus yung shipping. So that's a really good sale. Nakabenta rin tayo ng carry-on bottle bag. Tapos isang picture frame. Ayan. Ito naman ay leash for the doggy. Light bulbs pa. Tapos ito, marami ulit tayong nabentang tea lights. Mag-share lang akong kwento about dito sa tea lights na to. Ang laman yan ay 6. So, binibenta ko siya as a set of 3. 24 pieces kada bili nila. So, hindi nila bibili ng isang ganito. Tatlong ganito. Tatlo ng tatlo. So, kapag bumili ka ng dalawang sets, ibig sabihin, isang box na yan sa'yo, diba? So, the story is, may bumili sa akin ng dalawang set. Ngayon, nag-message ang buyer na mali daw yung kulang daw yung na-receive nila. 4 lang daw. So, sa isip ko, imposibleng 4 yung makuha nila. Kung magkamali man ako, isesendan ko sila ng 3. Kasi I'm so used to like pack na tatluhan, di ba? Pwede ako magkamali, alam ko yan. Pwede ako magkamali na instead of 2 sets, is isang set lang yung na-ship ko. Pero, imposibleng magkamali ako na 4 lang yung sinip ko sa kanya instead of 6. So sa isip ko, sure ako na nagsisinungaling siya. Sabi ko pa sa kanya, i-double check niya kung 4 lang ba talaga. Kasi usually ako, is hindi naman na namin binubuksan yung box. Sineship na namin yung isang box na yun na 6 ang laman kapag dalawang order. Sabi niya, oo nga daw, chinek daw niya 4 talaga. So, sabi ko kay Ryan, sa aking asawa na, alam mo, ayoko na makipagtalo sa buyer pagka ganito. Kumbaga parang, I'll just let it go, isiship ko na lang yung dalawa pang set. So, bali, gagastos ako ng another $3-$4 na mababawas sa kita ko. Parang worth it ba na makipagtalo ako sa kanya? Parang ganun yung idea. Worth it ba? Kasi, pagka nakipagtalo ako sa kanya, nagalit siya. So, isiship niya yun sa akin. I-re-return niya. Kapag ni-return niya yun, maglo-loss na naman ako ng shipping ng pagbalik. Kasi kapag nagre-return ang buyer, naka-free shipping kasi ako, free return din. So, doble yung shipping na ibabayad ko, di ba? So, parang ayoko na rin na i-return niya. So, sabi ko, sige, para matapos na lang yung usapan, isendan ko na lang siya ng dalawa pang pack. So, it's not just today. Marami na rin chances na nangyari to na parang alam ko na nanluloko yung buyer. Pero I will not spend time sa kanila na makipagtalo or hindi ako magpapastress, kumbaga. Bahala sila. Kawalan namin financially, pero at least hindi sumakit yung ulo namin. Tapos karma na lang nila, di ba? Oh, ito pa pala. Nakabenta ko ng sintas ng sapatos. Ayan. Tingnan nyo naman yung aking paninda. Talagang halo-halo, no? Super halo-halo. Name one thing na hindi ko binebenta or hindi ko naibenta. The best thing about dun sa bumibili ng multiple items, isang shipment lang, isang fee lang yun. So, halimbawa, magkabukod ko siyang nabili, magbabayad ako ng $4 sa dalawang to. Dalawang shipment, diba?
Pero dahil combined na sila, ang babayaran ko na lang sa shipment niyan is nasa $5-$6. So nakatipid ako ng few dollars. Thanks to my Korean mother-in-law and of course to my father-in-law for keeping all the newspaper for us because they know that I'm gonna use all of this for packing. The computer? Yeah. What do you want to do? Gusto mo magpindot-pindot, ganyan? I know, baby. Wait lang, piprint ko lang to. Halika, halika na. Sorry na. He wants to use the computer. Okay na, baby. He wants to type. Ready? Can you label that for me? I'll tell you which one. What? Nothing. The babies are so needy. I'm gonna go later. Oh, you wanna go Mega Play, but later? Huh? Yep. Anong Eb? Oh, you wanna help? Gusto mo mag-help? Help? Help? Anong gusto mo? Yeah. And then get the purple bag right there. Okay, you wanna Andrew help me put it in the bag maybe. Okay, tapos na. Tapos na ako mag-pack. So, friends, may plano kami ni husband na dalhin ang mga bata sa play area kasi buong weekend silang hindi umalis. Buong weekend hindi lumabas ang mga bagets dahil ako ay may pinagdadaanan, katamaran. Sorry. So sabi ko ilalabas ko yung mga bata ngayong araw. Tapos si Mr. naman talaga ang naka-assign sa kanya sa kanila na magbantay today. So naisip ko dahil halos isang linggo kaming hindi nag-work last week kasi nga birthday week. Parang gusto kong bumawi, gusto kong mag-work. So sabi ko kay Mr., pwedeng ikaw na lang magdala sa kanila sa play area, ako na lang yung para makapag-work ako pa. Tapos pumayag naman siya pero bigla ako nag-stop and then naalala ko yung sinabi ko sa sarili ko before na never choose to work before your kids kung hindi naman urgent. Kumbaga, yung gagawin ko naman kasi today is something na pwede namang ipagpabukas. Yung pagpapak, hindi pwedeng ipagpabukas kasi may deadline yan eh na kailangan namin ma-ship at certain time. Pero, yun nga, yung plano ko namang gawin is pwede namang ipagpabukas. Pero yung fun ng mga bata na naka-schedule today is, ang ingay nila. Hi, Pokemon. I didn't even teach them, yeah. And they keep saying it. Paano ko babaguhin yun? Ay, Pokemon. Pag nagugulat ako, sabi ko, ay, Pokemon. Pokemon, yung ano, yung si Pikachu ba? Pokemon, di ba? Nagtitinda kasi kami ng mga Pokemon. Kaya ayan yung mga nasasabi ko kapag ako yung may mga nanghulog, ganyan. I'll keep saying it until you teach me. I will never teach you that. Okay, I'll say. Gusto niya matutunan yung mga ano, bad Tagalog. I'll say in every video that we ever do. Na-receive ko na ang aking driver's license. Ayan, mukha na naman ako buro. Hindi ako nag-prepare. Lagi akong ganito. Sasabihin ko sa sarili ko, sige na nga, mag-aayos naman ako kahit paano, ganyan-ganyan. Kaya niya, naisip ko, naku, next time nga na magpapapicture ako, mag-aayos-ayos naman ako. Tapos papunta na ako, nakakatamad, huwag na, hayaan mo na siya. So ayun, mukha akong bruha sa aking picture, di ba? Dito na kami sa play area, look at that. Malawak siya. Hi, Pokemon.
kailangan ng ilaw. Alrighty friends, naka-uwi na kami, paggabi na. So maghahanda na ako ng dinner, gawaing nanay muna. So natapos kami maglaro kanina, nag-enjoy naman ang mga bata. Sobrang nag-enjoy, halos ayaw nang umuwi. Nakapag-grocery na din kami, ayan. So ayusin ko yan habang naglalaro sila. Alam niyo mga bata, ano talaga walang kapaguran. Galing kami sa laruan. And then, nandun na ngayon sila sa taas, naglalaro pa din. Ay, sana all my energy. Magluluto ako ng meatloaf. Pero, hindi ako makakapagluto kung may kalat. So, magliligpit muna ako. Tapos na akong maglinis, so magkakalat na ako ulit. Ganun lang ang buhay, no? Linis, kalat. Minsan kasi hindi ako makapagluto ng maayos kapag mas maraming kalat sa kusina. So, inayos ko na yan. And then, magluluto na ako ng meatballs. Nandito si Andrew sa baba. Ayaw na niya makipaglaro sa kanyang daddy. So, sana wag siya manggulo sa akin. After nito, si Lucas naman. Tatawagin ko na kasi maggagawa kami ng leche flan. Nag-request siya. Actually, kahapon pa siya nangungulit ng leche flan. So, pagbibigyan natin siya, pero mamaya-maya na. Tapusin ko muna yung meatballs kasi makalat din siya pagka siya ang nagluluto. Pero kahit makalat, kahit mas mabagal ang trabaho, okay lang. Basta masaya siya. So, ano ba ang gagawin natin? Ang ginagawa ko sa aking meatballs ay meatballs muna, tapos ibibake ko siya. And then after natin i-bake, para sure lang na siya hindi nadudurog, ibibake ko muna. And then, after natin i-bake, tsaka ko siya isasama sa or ihalo sa sauce. Ano yun, Andrew? Parang may kulang. Beef, rice. Ay, egg pa lang. Sabi ko, parang may kulang. Yan, daldal kasi ng daldal. So, ngayon, medyo mabait naman sila. Kaya lang talaga, naisipan naming umalis ng bahay, diba? Naisipan naming magpunta sa play area. So, medyo nagtagal din kami doon. 3 oras din yata. So, pag mga ganun, kapag ganun na 3 oras, malaking part yun ng araw namin. Kaya parang wala na talaga akong nagawa para sa business. Pero okay lang kasi, again, I always remind myself na hindi yung business yung priority. Minsan syempre naisip ko, gusto ko nang lumaki yung mga anak ko para makapriority ko na yung business. That's part, naisip ko yan, pero at the same time, isa sa mga inaalala ko na parang biggest tip ng mga older parents is, yung mga paulit-ulit ko naririnig is, i-enjoy mo o i-enjoy ko daw yung bata pa sila. Mabilis lang daw yung lilipas yung time, yung mga bata. Mommy! Oh! Anyari? Ano? Patingin. On mo. Off? Naka-off ba? Oh, it's a charge. Need charging. Later na lang, ha? Bubola na tayo ng meatballs. Ayan na. Baka sabihin yung arte ko, no, nakaganito pa ako. Kasi pag wala, di syempre, maano yung kamay ko, malagkit and everything. Matagal hugasan, di ba? Eh, yung mga bata, may at maya yan, may kailangan. So kapag wala akong balot, matagal maghuhugas, tapos ibibigay ko yung kailangan nila, tapos balik na naman dito, tapos hugas na naman, tapos may kailangan na naman. So kapag may balot, madali lang ako makapag-respond sa kailangan nila, at madali ako makabalik sa pagbobola ng meatballs. Ayan. 42. Oh, naka-42 ako na bola. Binilang ko pa, eh, no? Kala mo naman pangbenta. Hindi pa ready yung aking oven. So, ayan na. Ligpit-ligpit. Andrew. Don't come here. It's hot. Gagawa kami ng leche flan. Pero si Lucas ang gagawa ng mga unang step. So, siya ang magse-separate ng egg. Meron siyang egg separator. Ganito. So, papakita niya yan mamaya. Itong isang dosena, ang gagawin ni Lucas. Excited eh. You're too excited, no? So, Lucas will separate the egg, white and yellow. Whoa!
Patingin nga na lips. Patingin nga na lips mo. They put balm earlier, right? Oh no, the yellow. Oh, that's okay. Oopsie. Okay, that's good. And then I will prepare all the other ingredients. Here's the milk. You can put it later. Then I'll get the sugar. Mama, I look like mommy. I need my chef costume. You want your chef costume? Yeah. Okay. We're gonna do it like he's a real chef. How many more? The sink. Last one. Oh, thank you. My sister. Okay, then one of these. What? See? What? Did you like your mixer? Mixer? Yeah. Yep. Thank you, Chef! Yeah, ayan, dinner na kami ni Mr. and Andrew. Andrew, come here! So, tapos na akong magluto. Oh, ayan, kumakain na nga, diba? So, meron na kaming dessert na ongoing pa din. Ang ating little chef ay mukhang magkakasakit. Meron siyang parang baradong ilong kanina. So, yun, nakatulog siya. Alanganin nga kasi alas 7. Pero mamaya siguro magigising siya para kumain. Pero ngayon, magdi-dinner muna kami. Salamat po sa pagsama ninyo sa aming araw. Muli, salamat sa inyong pagsubaybay. Till the next video. Bye! Bye! Ait na. Kain na. Masarap! Okay, bye! Bye.